Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang magandang mangyayari pag nanalo si Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So ayon nga po sa WBN o World Boxing News, ay biglang babalik si Senator Manny Pacquiao sa number 1 pound for pound fighter sa buong mundo kapag natalo nito ang undefeated unified champion na si Errol Spence Jr. Ito ay base sa kanilang kriteriya sa pagpili ng top pound for pound fighter. Sa paliwanag ng WBN, ay bumabase sila sa pagpili ng number 1 top pound for pound fighter sa pamamagitan ng huling 10 laban ng isang boxer, longevity, activity, manner of victories at unification matches. Pinakita ng WBN ang huling 10 laban ni Manny Pacquiao at Canelo Alvarez kung saan may grado sila sa bawat laban ng mga ito at pagkatapos noon ay ito total nila upang makita kung sino ang may mas mataas na puntos. Sa huling 10 laban ni Canelo ay may total score ito na 73/100 habang si Pacquiao naman ay may 69/100. Kaya naman kapag nakuha ng ating pambansang kamaoang panalo kontra kay Spence sa August 21, ay paniguradong dadagdag ng 10 puntos si Pacquiao na siyang dahilan kung bakit bigla itong lalamang kay Canelo at automatic na magiging numero unong pound for pound fighter na naman siya sa buong mundo para sa WBN. Kung sakaling mangyari ito ay napakalaking bagay na naman nga po nito para sa ating fighting senator kasi ang makapasok lang sa top 10 pound for pound fighter sa edad na 42 years old ay napakalaking bagay na. Kaya naman ang maging numero uno pa ay talaga namang kakaiba at hindi basta-basta magagawa ng kahit sinong kampiyon sa boxing kapag sila ay umedad na ng 40 pataas. Kasalukuyang nasa pang-10 pwesto si Pacquiao ng WBN Top Pound for Pound Fighters, pang-9 si Juan Estrada, habang pang-8 naman si The Filipino Flash Nonito Donaire Jr., pang-7 naman si WBO Welterweight Champion Terence Crawford, at pang-6 naman si WBC Heavyweight Champion Tyson Fury. Pasok naman sa top 5 si Undisputed Junior Welterweight Champion Josh Taylor, habang pang-4 naman si Undisputed Lightweight Champion Teofimo Lopez, pang-3 naman si Errol Spence Jr., pang-2 si Japanese Monster Naoya Inoue at numero 1 si Canelo Alvarez. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga kanselado na ang unification match sa pagitan ni General Casimero at Nonito Donaire, kaya naman inaasahan na talaga ng lahat ngayon na rematch kontra kay Naoya Inoue ang sunod na magiging laban ni Donaire. Kaya naman dahil dyan ay bagamat magkaibigan at mataas ang respeto ng dalawang ito sa isa't isa, ay hindi pa din na itatago ni Inoue ang kanyang pagiging gigil kay Donaire. Ayon kasi sa isa sa mga latest posts ni Inoue sa kanyang official Twitter account, ay hindi niya pa umano nagagawa ang kanyang misyon na i-knockout si Donaire. Ito kasi ang kanyang pakay sa ngayon, kaya naman gustong gusto niya na din talagang maikasa ang bakbakan sa pagitan nilang dalawa. Well, malaki po talaga ang posibilidad na mangyari agad ito. Lalo pat sinabihan na ni Bob Arum si Donaire na hindi niya na kailangan labanan pa si Casimero dahil pwede naman siyang dumiretso agad sa bata niyang si Naoya Inoue. Kaya naman ang tanging kailangan na lang kausapin upang matuloy ang laban na ito ay ang mga may hawak kay Donaire dahil hindi naman siya hawak ni top rank promoter Bob Arum. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga